Sanay na sanay tayo na ang anumang bagay na sulit makamtan ay pinaghihirapan. Bata pa lang tayo, ganyan na. Sa eskwelahan, kapag gusto mo ng maayos na grades, kailangan mo magpursige. Hindi pwede yung papasa ka lang ng walang pinaghirapan, kung patas ang labanan. Sa trabaho, ganun din. Pinagsisikapan ng magandang buhay. Marami nga ang nagtitiis sa traffic para lang makapasok sa trabaho, para sa sweldo na sa kanila ay bubuhay at tutugon sa mga pangangailangan. Yung iba, hindi pa sumisikat ang araw, nasa biyahe na, tapos pag-uwi, lubog na din ang araw. Kaya kung sakripisyo at pagpupursige lang ang pag-uusapan, alam ng marami yan. Meron namang ginagawang araw ang gabi, naghihilik pa yung iba, eh sila kumakayod na sa trabaho. May mga taong madaling araw pa lang, eh nasa palengke na para maghanap buhay o mamili ng ipanghahanap buhay. Nakondisyon tayong ganyan, kaya kapag tayo ay nakarinig ng may libre daw, either pinipilahan o pinagdududahan natin. Naalala ko tuloy yung free taste sa supermarket ng ilang bagong produkto. Minsan sa dami ng balik mo sa free taste, busog ka na, sob na. Meron ding minsan nag-iikot sa lugar namin na namimigay ng libreng sabong panlaba. Libre daw. Tapos nang kukunin ko na, nag-iba na. Libre daw pag bumili ka ng ilang piraso. Naku, scam pala. Kaya tuloy, pagdating sa kaligtasan na libre, parang ang hirap iproseso, ano? Paano naging libre? Ito ang mahalagang tandaan. Iba yung libre dahil walang halaga, at iba yung libre dahil may nagbayad na iba para sa iyo. Ang kaligtasan ay libre hindi dahil walang halaga, kundi dahil merong nagbayad nito para sa atin. At iyan ay walang iba kundi si Jesus. Ang sabi ng Bible, sapagkat kahit ako na anak ng tao ay naparito sa mundo hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para matubos ang maraming tao. Mahalagang maunawaan na kaya naparito si Jesus ay dahil lahat tayo ay walang kapasidad na magligtas sa ating sarili. Si Jesus ay naparito upang ang hindi nating kayang gawin para sa ating sarili ay ating makamtan. Naparito siya upang bayaran ang kaligtasang kailanman ay hindi natin makakamtan sa sarili nating kakayahan. Ang katanungan ay ito, nais mo bang tanggapin ang kaligtasang ito? Kung iyong na-realize na hindi ka pumasa, nais kong sabihin sa iyo may pag-asa dahil si Jesus ang nagbayad nito para sa atin. Samahan mo ko sa isang panalangin para kilalanin si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, nagpapasalamat po ako sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Salamat dahil ang kaligtasan ay ibinigay niyo sa akin sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus na siyang sapat na kabayaran. Salamat po dahil hindi man ako karapat-dapat ay binigyan niyo po ako ng pag-asa. At yung pag-asang iyan ay dahil sa kasapatan ng ginawa ni Jesus para sa akin. Kinikilala kita Panginoon bilang aking tagapagligtas at bilang Panginoon ng aking buhay, O Jesus. Kayo po ang kinikilala kong tanging paraan para ako'y makapasok sa langit. At kinikilala ko rin na kayo po ang hari ng aking buhay mula ngayon. Salamat po sa katotohanan kayo ang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Ako po ay nagpapasakop sa inyong paghahari. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi tayo pumasa sa pamantayan, pero may pag-asang maligtas dahil ang kaligtasan ay tungkol sa ginawa ni Jesus para sa atin at hindi sa ating ginawa para sa Kanya. Kung tinanggap mo ang ginawa niya para sa iyo, ang kaligtasan ay tiyak dahil ang ginawa ni Jesus ay sapat. Kahit hindi ka pumasa, meron kang pag-asa. Kaya, asa ka pa.